meaning ng bibimbap talaga. Yan na, pinagpalit mo na pala si Athena, no? Maharot! Pero ito na nga, tama na yung kaharutan natin dahil ito, second series, Execration versus Next Play Solid. Here we go. Alright, usual thing, of course, 3-man rotation. And mas gusto ko angat dito na Next Play Solid. May pagsalubong dito ang Next Play Solid. Sapurin ang ginagawa dito ng Execration, mirroring move, if ever. And look at this, this is a mid PLVJ, the Harit. Okay, na nasa mid lane, which is hindi natin usually nakikita sa recent drafting ng mga teams. Bakit? Kasi nakikita natin madalas sa side lane. Look at this ha, etong si Etomax or si Sam 2E. Okay, maganda yung pagiging agresibo niya dito, Beam. Sobrang aggressive na nga, no? Napopost nila finally yun. Next Play Solid, pero there you go, a successful knockup. And because of that, na-trigger, na-popped out ang Flicker, but still no casualty so far. Andito na nga yung backup natin, Paquito, coming from the other side. But Talikod! Look at back siya. Joke lang. From the bottom, and doon, ganun siya sa likod. Pero feeling ko, mapipilitan mo na siya mag-back kasi wala na siyang repa nakasama dyan. Tama, syempre, ayaw naman natin mapalaban ng mag-isa ka lang at walang yung mga tropa. Ayun na nga, sumabay na sa sayaw. Kelra dito, looking good sa kanilang position dito, Beam, pero mukhang magkakasuntukan dito. Bumuelo na nga! Nagkabaluhan, nagkaambahan, pero hindi pa rin nagkatuluyan. Flicker out, tamang flicker out muna dito sa Tamtui. Kasi syempre, you should prevent any casualty. Kung sino man yung unang makaka-first blood dyan, eh medyo malalamangan agad. Parang ang halaga ng first blood dito, no, ano? Beam, napansin mo kung gano'n ko sila ka-agresibo, ganun din yung level naman nila ng pag-iingat. Umaga pag medyo nakanti sila, nararamdaman ko umaatras tapos regen ka agad. Magiging agresibo pero pagka may paggante, magdi-disengage etong dalawang kupunan. Ganun sila ka-agresibong, ganun din sila kaingat as of now. Oh, which is, syempre ang ganda, you need to prevent yung mga losses, no? Early on, tingnan naman, 2 minutes, ang daming amba, ang daming paramdam, pero hindi nagkakatuloy, hindi nagkakasapukan. And look at the back shot dito game sa meetup. Again, parehas ng kupunan pero lamang ang gold ng Execration dito. May pagbuelo dito, madam, oh, sa likod! Ooh, there you go! The turtle has been slain! Summon Force! Blood. Napunta sa Execration, Summon Force, ikinasa nga double out. Kill for our Paquito, Paquito Manoloto, 4v3, dalawa ang nawala at napatumba from Next Play Solid. At yun na, bonus, nakuha pa nila yung turtle. Grabe yung ginagawa dito ng Execration still. Yung mga ganitong galawan nila, last time na nakita ko sila, wala sila actually tank, yung ganung galawan nila. Ngayon, meron silang tank, this is a Cho tank. So may pagliku yung kanilang style. Last time, very greedy, nakita ko nga si Chak no, Natalia ata. Yun yung pagkakatanda ko. Now, they're going back sa kanilang setup na may main tank, which is yung Cho, kapalit naman is the Sylvana. Dito magkakataluhan later on is hindi nila napipigilan kasi yung galaw mismo ng isang Harith. Well, kung titignan mo yung gold ah, ano dito tawag dito, tignan mo yung lamang ng Esmeralda dun sa kanya network, pero ito naman yung kukuha dito. Speaking of lamang, another one, napitas na nga rin, nakapitas na naman ng isang Harith, and due to that, tignan mo yung lead prof, as you did mention, it's already, ilang percentage, 1,500 the lead, but take out, hindi pa rin nagtapos, and put the dragon has been convicted, and there you go, ang ganda, Harith, nakapitay na sa umpisa. Sylvana nakasungkit sa may bandang get, pero look at our backshot to the rescue, boom, boom! Tamaan yung isa, pero wala siyang kasama! Oo, wala siyang kasama! They hate him! Yan yung binabanggit mo kanina, Bin, yung pagsungkit dito ni Sylvana. Diba, alam mo naman si Sylvana, alawi talagang matinik din yan. Nakita natin galawan doon sa flicker, very aggressive value here. Uy. Against that Alice Umba! Pero na shaken and beacon onto the backlines. 3-man daw kapalit isa for the side of Next Play Solid. Oo eh, kala niya makakaligtas niya. Pero kudos also to that Alice, almost barely surviving that. And here comes another turtle up for grabs. And Next Play Solid, nagka-cram up na dito. Andito na sila, pero sad boy nyo, andito na nakabantay sa may bandang Gedli. Looking for a positive position para finally mag-engage, pero right on time, Mountain Shocker has been convicted. Maganda yung positioning doon, tawag dito, Beam ni Sylvana. Plus that Mountain Shocker, inaasahan ko nga tatalunin niya kagad eh. Sabi ko, gagamit niya siya Imperial Justice, pero kinave up lang naman. Dito yung kanyang SS or the last kill, para if ever, mag-commit
etong execration, may pang counter go ang next play solid. Kapalit ng turtle is that turret dun sa baba dito ng execration, pero to nagkakagulo na ata. Bebuelo, there's a jump in! Uy, Pearl Justice! Pero yun na nga, no, right there and then, 3 versus 1 situation. At mukhang maipipin daw na nga nila, Prof, finally, itong top lane. Ang ganda ng 3-man rotation. Uy, and sipa! Also, for that backshot, pero look at down there! No. Lintik lang ang walang ganti. Blood odd sa 4, pero hindi kakaka sa 4 yan. Walang malakas sa 4. Tama ka dyan. 4 nga naman yun. Habang wala ka pa naman ganong kalaking stack, eto may magnanakap. Though, wala siyang panseta dito. Pero may slow na kapalit or the follow-up coming from KLVJ. Nakaramdam, ang next play solid. Meron na ng mga solid na rotation dito sa mid. Look at the Shaman Force nila pag na dito. Madam Bibimba! Oh, Shaman Force nila pag together with the Mountain Shocker. At napilitan, naipad sa gitna si Kelra. Pero nakapatas pa nga siya ng isa. Pero Ligat still, tusok-tusok is real. Kelra, hinahabol ng dalawa. Uh-huh. Pero tamang disengage lang muna sila. As our Eudora will go back to regenerate. Ayun! Grabe, that traceless save the day si Dagalang. Kung alam mo naman ang mga ano eh, ang mga daga eh. Diba, mahirap hulihin yan. Kailangan magpaka-mousetrap ka para mahuli ang dagang yan. Pero ito na si Rencho. Knock-up! Knock-up dito. Shaman Force, kaliwat kanan, kaliwat kanan. Paano ka iwas? Pero tamang tusok, kalimot. Back out lang muna tayo dito sa may badlang Gedli. And there you have it. Still, 6 minutes on the clock, pero leading pa rin tayo when it comes to the Golden Execration. There are a lot of skirmishes and potential clashes na ini-initiate ang next play solid. Pero yun nga lang, medyo nagkukulang sila at some point. Still, they are just playing with their network. Eto, Prof, Turtle, napunta na naman sa next play. Yun na nga eh, kasi yun ang pinakabala nila eh. Diba? Habang wala kami nakukuha objective, kukuha din naman namin Turtle. Parang yun yung to cover up yung misrotation nila sa early game. Which is kinakapitalize din naman ng grupo ng execution. Sige, sa inyo Turtle, kapalit naman is that turret. Ang mamahirapan lang sila later on kasi nga they have this marksman na aasa sa jungle which is open. Kung paano rumotate etong si KLVJ, may mga point na ginagawa dito si KLVJ na sumusungkit ng mga ano small jungle. Diba? Kumbaga pag may nasa lubong ka kasi dyan, minsan guys, ito ha, sabihin ko sa inyo, minsan pag may nakita ka ditong jungle, huwag nyo nang pakawalan. Patayin nyo kagad. Pero ito na, speaking of patay, there's a jan, counter go. Wala, joke lang. Counter joke. Joke lang yun. Talaga inaantay ko kung magko-commit sila, pero hindi. Hindi nila kinomit. Yun nga, no, tamang amba. And also, Prof, talagang totally agree ako sa'yo nun. Kasi kung nakikita mo yung opportunity and it's widely open, might as well grab it. Yung kumbaga kung manenegate, kung manenegate mo talaga yung kalaban, eh, bakit why not? Kukunat, pero ang ganda ng vacuum doon, dalawa ang natamaan. Pero the turtle or the target has been taken from Mountain Shocker, has been committed. Blood or ang ganda ng ano ni Kelra doon, Imperial Justice. At tusok kaliwan na dito na nga, pero 3v1. Another Susi na lang ang natitira Harit. Ngayon kakumulit 5v1 situation. Hinahabol siya dito ng backshot. Look at that fun. Pero walang hahabol. Gagabalang pulod. Sandit sumibad ng head. Pagtalon diversion. Vacuum mo naman. 3v1 Shaman Force kinasa. Pero the turtle or the turret dun sa may middle lane napatumba na. Tama. Nung pag diversion dito, sabi nila, op, timer, singang malalim. Diba? Medyo buwe-buwelo bigla dito. Next play solid. At nahuli na nila si The King mismo ang kanilang in-snatch dito. And 7-10, sudden change of momentum na kaninang nasa side dito na next play solid. Hinintay nila yung perfect time. Sabi kasi dito na next play solid, alam mo, sabi kasi ni Bibimbap dito eh, antayin natin opportunity. Nakita yung opportunity, tsaka na nila ginrab. Speaking of grab, may pagsipa na nga dito sa video. Joke lang eh, kasi masyadong makati naman yan. And because of that, they were able to pin down talaga nag-initiate na ng Turtles po sense dito ang ating isang backshot. Siyempre, backshot, hindi mo rin yan agad-agad ma-burst out. Pero yun nga, Prof, no? Yung momentum na kanina meron ng execration, talagang biglang baliktad yung table. Oo. On point din kasi, Beam, yung ano eh, yung pag-orb in dito, ni Pac, hindi ni Alice. Si Alice, si Rene J yan, no? Yan. Hindi, guys. Ito na. May paggulong na naman. They see, ay, pinapos. Tinapos ang ating lamok, hindi siya nakasampa doon sa bakod. Now, may pag-rotate dito, nagbumukang tropang trumpo. Next play, huge rotation, nag-jump in na. This is a sign! Oh, Kelra has been stunned as well. Pero, tinalanan pa! Hindi na kontento. And another turret will be taken down samantalang. Ito na mga repa coming from X-Play.
agad-agad sila nagko-commit, pero ang ganda spiral strangling pinakita dito ni Silvana, pero Way of the Dragon sa mukha and flicker out to disengage finally, pero pagkita pag-ito nandito sa gilid natin. Uli. Baba natin, pero yun na nga, si Silvana ang unang tutumba. This is a 4v4 situation, tag-all na ang napitas ng pani, pero Blood Toad, binabakbakan ang kuya mo, Sanboy, mapipilitan magpalaboy at magbabak lang muna sa may ng Gedli. Samantalang, there you go, Prof. Hindi muna. Alam mo lang, hindi muna. Ang dami ng skills. Ang dami ng skills na inita. So yun nga lang, hindi pa sila talaga nakapagkasin. Tama, ang dami nilang in-invest na ano dito, skills, pero wala pang ROI. Ito daw ang ROI na gusto nila sa vacuum. Kinukuha na ang dalawang miyembro, Way of the Dragon. Kinapit na dito, another knock-up coming from Rencho. Look at that jump and slide in. Mountain Shaker to counter go. Hindi pa rin napabagsak. Yung dalawang, athlete. Isang boksingero, isang ano ba si ano? Si Cho. Martial artist. Ayan, yung isa, boxer. Oo. Ayan. Yung si Sad Boy. Ito. Speaking of Isla, binabanat na nag-asin. Ito na, ang Gondoro, ito on time, Winter Transition sa mga. Pero ipis na Tepo, Kelra, mumunti ka na mapatay dito. Because of that, dalawa ang napitas sa next play. Solid, look at the difference. 1.5k na lang alaman ng next play. Pero yung kills, Prof, isa lang eh. Hindi kita ganito. Oh, yung kills nila dito, isa lang ang lamang sa side dito ng next play. Solid. The momentum as of now, as well as that turret objective, nasa side ng next play. Solid. So it means yung positioning na nila dito, maganda sa laro. Pero masasabi natin na hindi pa ito sapat para ma-close ang game. Then look at yung kalamangan. 300 na lang eh. Diba? Item check tayo dito. Maganda itemization ng Valir. Having that necklace of Durance negating that Alice regen as well as etong si Silvana sa shield. Now, ang mahirapan sila dito is ano ba yung mapapollow up nila every time na may mapapasok si Silvana dito. They can stop, or I mean, delay things, pero they cannot stop yung burst na pwedeng pumasok galing sa pagtalon mismo ni Alice as well as etong pagulong dito lagi nila mo. Oo, talagang yung mga on point na paggulong nila mo. Ngayon also, apart from our Silvana, di ba we also have to take note na Luo Yi meron na rin siyang Durance eh. So kung magkata, alam mo yung when it comes to itemization, nagne-negate sila. So Kelra, hindi rin din siya basta-basta pwedeng pumasok sa tatlo, sa lima. Kasi may pang counter item na rin for the shield coming from the Esmeralda. Tama ka dyan, ano, no? I totally agree with you sa mga ganong ano, yeah. Mga ganong explanation. So anyway guys, ang isa sa mga ano dito, no, tinitignan ko is ang setup kasi dito coming from Silvana sa next play solid. Now, mas ma-micro ang laro ng execration. Meron silang pa-knock-up galing kay Cho, another knock-up din kay Rencho. Parang ano, no, ang pinakapuhunan mo dito is yung pang-micro ng execration while a big setup naman sa next play solid. Kung crucial moment at nagdikit-dikit etong mga to, baka yung chance ah, na next play solid na ma-snatch nila ang grupo dito ng execution. Now, ang downfall lang noon, once na nag-mid-test yung setup nila, this is a double ano eh, vacuum eh. Meron silang vacuum galing kay ano, kay Darkseer, hindi, kay ano, kay Luyi. Meron silang Imperial Justice, di ba? Ayan na nga, speak of Imperial Justice. Ito na nga, napakaganda naman noon, pero look at that. Mumunti ka na mamatay, pero finally has been taken out. Or just presence has been popped out. Kelra, tumalun na nga, pimuntahan ng daga, pero daga is still alive. Ito lang ang napitas, and that is in peace. Yung sinasabi mo kanina, Prof, na yung Alice natin, di ba, huwag lang mag-minting. Kaso yun na, medyo nag-asin. Doon sa may top lane, siya lang mag-isa. Direkta niya yung dalawa. May part kasi doon, ano eh, parang sinacrifice niya yung sarili niya to make sure na ma-zone out or makita yung positioning ng hero just to secure the Lord. I mean, this enhanced Lord. Kasi ang habol na ata talaga nila dito is the skill nung Lord para lang ma-cover up. Eh no, may pag-follow up dito. So may setup sila. Ayan na nga, nag-commit na dito na Mountain Shaker. I think a huge setup ang pwede lang i-follow. Hindi nila dinidikit. Ayun, nag-jumping axe Angry Lord na. Ay, hindi umabot. Oo. Still, they will be able to push down itong middle lane turret. Tingnan mo nga naman, isang kalmot na lang din eh. Pero ito, here comes another setup. Vacuum right on top.
Ang ganda naman nun. Sipa! And for revitalization, Way of the Dragon and Revitalize has been utilized. Pero Chomo ay mamamatay dito. This will be a 3v4 situation. Nakasa, pero ang ganda at ang kalat nga nila. Daga na pisa. 2v2. Finally, YSS has been shut down. And due to that 2v3 raid ang naganap. Pro, ano nangyari doon? The moment na nawala yung guard, nagkagulo na sila. Ano eh, medyo pilit, okay, yung bobo. Well, nasa point sila na pwede nilang gawin yon, okay? Mali, kasi hindi nila nakuha yung mismong objective nila to destroy the turret. Though, tinam yung buhay. Kamaya mo na tignan dito. Pero ito, may counter go kill DJ against that Alice. May ano pa, they see me roll. Ayun o, pwede na nga suntukin yan eh, mababasag na yan eh, yung Torres sa baba. Yun yung pinaka-idea nila na to secure. Okay. Doon nag-overextend sila. There's a jump out dito na nanggaling kay Sylvana. Naiwan na ang tropa. Naku po, at makakaligtas naman ang upwards niya. Giling-giling lang yan. Rolling-rolling. Makakatakbo siya, no? And the good thing about Imperial Justice, ultimate ng Sylvana, pwede siyang pang-initiate. Pwede rin siyang pang-takas. Oh. So, hindi siya totally all out. So, kaya talaga siya iniwan doon. Kasi, syempre, alam ni Gagamba Boy na kayang-kaya yan ng lamok na hindi matepok. Oh, pero ayan na, may pag-knockup dito. Si Rencho, alam mo yung mga lamok na hindi matepok, mga daga. Syempre, yung mga yan, mga peste yan eh. Kita mo naman kung paano sila bumasag ng mga tori dito, which is nararamdaman na ng grupo na execration. Sabi nila, napepeste yung mga ano natin, yung mga tori natin dito. Hindi ko sure kung okay yung magiging play nila kung magda-diversion sila sa baba para lang basagin yung tori. Hindi ko sure kung good play yun ha. Ito na! Speaking of good play, ito na nga, Imperial Justice has been committed together with a common force. Nagkagulo-gulo na, watak-watak, pero alis sa kapitas doon sa babae ng giblet. Samantalang YSS free hit. Bumaliktad! Pero walk up, napakaganda naman noon. Sad boy, andito, nak-flicker up na rin together with that si Sam Tui. Napitasan na nga sila ng dalawa sa may bandang Gedli, and there you have it. Mountain Shocker has been utilized, but nope, hindi mo mababurst out finally dyan si Sad Boy. Tingnan mo nga naman, Prof, isa lang ang na-pick off from next play solid. The tables have turned. Sabi nga doon sa nabaksa ko, diba, biglang bumaliktad ulit na laman ang momentum para sa side the next play solid, at tinuluyan na dito ni Ipis yung Torres sa baba. Later on, most likely, wait for the next Lord. This is a level 2 enhanced Lord. Sabay babasag at babasag na to next play solid. Kailangan lang dito, Beam, na ilaban na nila etong enhanced Lord. If ever, kasi tinitignan ko sino ba yung pinakamabilis mag-clear ng wave dito. Ang Valir, yes, pero hindi mo naman kasi gagamitin skill niya totally to clear the wave, eh, diba? Kasi tinitipid mo rin yung bursting fireball mo, especially the stack na ma-maximize mo, lalo sa mga clash. Oo naman, kumbaga talaga, si Nico ha, ito talaga yung medyo mahihirapan yung expectation. Especially, nakita mo dun sa last clash, Prof, YSS, yung daga, libreng-libre eh. Parang walang kung saan na nagbabantay. Kasi the moment na pumasok dito, si Alice, si Renegade, natataranta sila. Now, nag-blood owed yung Alice, hindi na sila nagka-cram up eh. Hindi na sila nagtipipon-tipon. Rather, parang katulad kanina, no, bowling. Nagkakalat sila agad. Ayun na nga, si Sad Boy, pumuposition dito. Balik mo yung camera dun. Ayan, medyo nagkakabuluhan na eh. Maamba ng sapak dito. Eto na! Kelra, napikita na nga flicker out dito ang isa, pero binabakbakan ng tatlo. There you go, Way of the Dragon sa mukha. Imperial Justice. Luwal has been taken out. Pero ang ganda. Imperial Justice, wala nang ginawa doon. Pero eto nga, Vlad. Binabakbakan pa rin dito. Metranjon, ang ganda. 4v3 situation. Tusok kalimot. Sad Boy andito nag just to shoot them away para i-zone out sila. Pero napilayan na nga ng dalawa yung next play solid. Momentum wise, nagkakabaliktaran na nga. Pero ang kuya mo lamok andito, hindi pa rin matepok. They see me rolling. Rolling lang doon sa may Gedi. Mabatripin niya lang hanggang sa huli yung next play para hindi matuloy yung panglulod. Ayun na nga. Yung they see me rolling, eto naman si Daga na anon masyado. Rolling in the deep. Masyado siyang malalim dito at naipit. Agawan na ng Lord dito. Most likely, malaking chance dito na makuha ng execration. Getting that Lord enhanced. Nailaban nila. Diba? After comeback. Talagang naglalaro lang tayo ng momentum dito. Eh, tingnan mo. Goal difference. Even though ganun yung nangyari. Tingnan mo. Execration lamang sa gold. When it comes to kills, actually, ako talaga, Prof, hindi ko pinapansin na yung kills kasi
wala yan eh. Kasi at the end of the day, papantay yan. Even the XP papantay. Ngayon, kung sino yung una makabuo ng pangarap, yung mga core item builds nila. Mm-hmm. And which is technically, nakikita natin, pantay na eh. Exactly. Even our YSS, ano na to, yung lock and loaded na eh. Core item build ka ba? Kasi pangarap kita eh. Ito na! Drone shot ka dito! Bebuelo naman ang execration. Let's do this for another round. Para sa kanila. Mm-hmm. Turtles Besides, ginamit na nga dito ng Kuya Mulamok at hindi pa rin natepok. Samantalang yung Lord, tamang segue dun sa may gilid, which is Alice. He's trying really hard to finally burst it. At eto na nga yung antay natin kanina yung makatanon ng Lord. At nakadikit nga, no? Pero hindi pa rin napatumba. Still no casualty as of now. Pero tingnan natin kung sino unang tutumba yung Girl Gusty. Vacuum! Tumalun. Pero ang ganda, Vacuum Kill. Gusty nga ba ang unang tutumba? There you have it, mga kaibigan. Vitalized, utilized, pero Blood Lord! Samantalang si Kelder, buhay na buhay pa na ang vacuum na naman po sa isa. Boy, pero Kuya Moreno, pabibigitan mag-back away. Pero Kelra, si tama protekta para sa mga kasama. Samantalang Kuya Mulamok, 30% chasing them down, hunting them all. Pero still, Prof. B, isa lang ang namatay. Si Kelder, yung harit lang ang nasungkit. Intense! Intense ang laban dito. Once na nag-overextend ka, most likely, may kalalagyan ka kahit wala ka sa lugar. At huminto pa nga ang mundo dito ng ML. And there you go, tumuloy. Pero ang pinakamaganda lang dito sa ginawa ng execration, pumantay sila, okay? Ng objective. Look at that. Talagang pati yung objective nila, yung positioning ng tower dito. Baliktaran, eto na, may pag-vacuum dito! Uy! Eto na nga, napakad ang vacuum sa tatlo. Pero Kuya Mulamok, nakatepok ng isa samantalang Kelda together with the rep. Magbaback lang muna. Yun ang pinaka-ayaw mo dapat mangyari, no? Especially kapag sabi nga ni Baymax, nandoon ka sa mga eskinita. Uh-huh. Ang hirap eh. Even though you have the Harry, assuming na yung Harry eh, sumayaw doon at lumiki, kung mapapaligiran naman siya ng lima, at mababaldog lang ka, masasaktan lang sa tendency-wise, mababaliktad pa. Yan, ano eh, eskinita, dyan inabangan si Elsa. Kaya ganun-ganun kahirap yun eh. Most likely, may kalalagyan ka talaga. Ang idea lang dito right now sa ganitong sitwasyon ha, yung ano kasi, yung Lord magre-respond sa top side. Mm-hmm. Yung butas na toro yan ng execration, nasa bot. Okay. So yung def nila, if ever man, eko-contest nila yung Lord, masyadong malayo yung hahabulin nung nagde-def dun sa bottom. Diba? Compare sa next play solid na nagde-def dun sa side dun. Kasi Lord side na eh, di ba? Yung ano nila eh, basag na tore. Maganda yung positioning na next play solid dito. Hindi ko alam kung paano yung... Ayun na, basag na rin pala ang top side dito. Natuluyan na. Basag na pa rin. Oh. Ayan. 25 seconds para sa ating next Lord. Most likely, ahead agang next play solid dito. The positioning ng Sylvana, sabi niya dito lang muna ako. Para if ever, double entry point. Kita ko yung agad dyan, magagaling dyan banda sa T-section, meron din dun banda sa crab area or crab coin area. Ganun ang positioning dito ng Sylvana, napakaganda ng bush check niya dito. Positioning wise, pwede rin sila mag-diversion. If ever, ayan na nga, may pag-knockup dito, magdi-disengage, pero tinuloy na dito, Way of the Dragon! Kahit na masyado marami, pero ito na nga, Imperial Justice has been committed as well, popping out that Immortality together with the Revitalize, pero Sad Boy, hindi pa rin totally masasad, dahil hindi pa siya mapipitas agad-agad. There you have it, Prof. Ang daming skills ang nakomit, pero next play solid ang nanaig, dahil ganun, napauwi nila yung execution na patumba, napilitan mag-back, at yun na nga po, yung third Lord natin. This is a totally makunat Lord, hindi na ito marupok. Katulad ng mga Lords kanina, medyo mahirap harapan ang execration ng defense. Mahirap maging marupok sa ganito nga sitwasyon ng execration as of now. Ang hirap lang kasi dito, no, sa side ng execration is yung setup kasi nila pag nabitaw na, pang single. Ang knock-up lang ang pinaka-inaasa mo, pero ang Imperial Justice kasi, pwede makahuli lang ano eh, ng dalawa. Diba? Dalawa o tatlo. Na hero. Actually, kung pinakaswerte ka talaga, eh lahat yan mahuhuli mo, kasha sila dun. No? Yun, plus may vacuum pa kasi. So yung setup dito, makukuha. Ang pinaka ano lang dito ng execration is, pagka naipasok neto ni ano, no, tawag dito ni Kelra, yung pag-jump in niya, plus hindi makakilos dahil from that slow as well as yung bursting fireball,
and si Ring Poet ay kinakasala. May pagwelo na dito, Bim! Mm-hmm. Pero speaking of pagkasa, ito na nga sa Mindelin ang pag-amba. Samantalang Chaman Forces being committed as well. Kel VJ sumasayaw nang sa may bandang gilid. Pero Winter Transform in your face ang sinabi ng freaking. And still, kasi hindi ko get back. Pero EP finally nakita siya. Napirap na nga. Pero kilig si Mato na quiet. At ang word na kapaso, pumaka to. Guys, na daw na ano pa daw nyo. And there you go, Prof. B. Mukhang solido ang pag-titimpi. Next play, solid ang nakakuha ng first match natin para sa second series. Sobrang ganda. Mute mo nga si Athena. Perma mute ka. 0% win rate. Oh, yeah, yeah, yan. Wala ka ngayong bawi. Diyan ka lang. Makinig ka. Yes! Di, binifin pati. Pero ito na lang. Mute talaga. Huwag niyo pa rin sisinin si Prof. B. Ito lang kasi ang do or die match para sa execution. Kung makakabawi nga ba sila dito sa next play solid or this would be a clean 2-0 at magpaproceed na tayo sa ating next series. O nga, let's see nga kung makakabawi. May bago ba ang botohan? Mamaya, check upin natin kung nagbago ang botohan. May sinisipat pa si Direk dito sa TV. Okay. Alright, so yun na nga, Sad Boy, the Grock Black or Mr. Chaklu is back sa kanyang usual tank na nakikita natin, the on point Mr. Grock Black. As well, eto Max, alam mo, noon pa sa galawan nito ni eto Max, tinatawag ko siya actually isa sa X Factor, no, Beam, ng execution. Kasi once na gumana talaga siya, perwisyo talaga, yun nadadala dito ni eto Max. Usually ko siya nakikita nag-excel is on that Selena. Pero ngayon, Matilda is still good for the pickings. Yes, Matilda is still good in the hood as they're just going to go bang-bang para doon sa orange buff. Tinan mo naman, ang dami nilang kinumit. Pero still, good thing is si Claude pa rin yung nakasecure. Tumunta lang sa Amtui! First casualty, first blood. Kung kanina masyadong mainit at matagal bago nagka-first blood, and ngayon, dalawa na. Make that a second blood para sa next play solid. Overextend ang kinalabasan, pero kasi yung pinaka-point niya doon, hindi naman na-ata ako makakalabas sa laban na yun. So most likely hinabol ko na yung kill. Though nakuha rin naman siya, it's already 2-1 as of now. It's very early sa ating laruan. Still, yung galawan ng execration, yan ang pinaka-nature nila. Sobrang agresibo. Agresibo at dapat ay progresibo. Pero ang ganda kasi dito, Prof, is that they do have the Matilda. Alam mo naman, Matilda, maganda siya, kaya nga siya binabani because of that guiding wind. Ang bilis ng rotation. So kung kanina, meron tayong back siya na maganda nakasama ng core natin for the rotation. Okay. Ngayon, we have some Tui. We have Matilda na talagang from the top make it drop, sabi nga natin. Mabilis ang ikutan. Tama ka dyan, yung Matilda talaga. Kailangan ibang kasi nga maganda sa lineup, no, yung maganda yung binibigay niya na ambag kasi pwede siyang tumalon makapagbigay ng yung guiding wind niya, di ba? Pwede tumalon din yung mga kakampi niya. Ito na, may knock up na nangyari dito. Pwede na nga. Speaking of pagtalon, no, the turtle has been taken down, pero too late na pagpasok. Ito, napasama pa nga dito si Ilamok, hindi natepok ando sa may bottom lane, pero si Dagalang kulod. Hindi pa rin siya makakapag-blazing do it dito. And there you have it, Eudora will be taken down as well. And that was in 2. Sorry, dahil walang napatumbaon to execration size. Pero make that a 3 questionably dahil napatay din at the same time ang ating Alice. Yun na nga, Prof. Tatlo ang nalagas pero walang napitas onto the side of execration. Grabing ronda ng mga Yagnarab Donut, no? From ano, from south to north. Ang ronda nila, nakakuha naman nila. Ang matindi dyan, pag layup dito ni YSS, may sumabay, may kasamang foul, nakuha pa nila yung ano, turtle. Ganong kaganda yung ambag dito, I mean, from the recent clash. Eh no, pagkuha ng turtle, nakuha pa niya yung Cho, may kasamang ang foul. Habang itong mga Yagnarab Donut, rumekta dun patap, di ba? Ni ronda nila, in a checkpoint. Habang ibalik na natin sa live kasi nagkakagawa na ng purple back. Speaking of purple, pinag-aagwan na nga dito pero wala man lang nakakuha pa as of the moment. At saka, kung mapansin mo kanina, Pro, ano sana yun? Palag sana yun eh. Especially kung si Daga meron ng blazing duet. Pero talagang sinis nila yung opportunity na wala pang ultimate itong Claude. And because of that, it pays way. Pero ito na nga, mukhang mapupulahan na siya. Way of the Dragon kahit natangke ka. Eh, susunugin ka nga dyan. God, oh, that's been committed by inipis lang po, Lods. But still, let's drop. Hindi mo yung agad-agad mag-burst. Speaking of burst, Samtui pumasok together with the Tirtling Eagle. And there you have it. Samtui na sungkit, nakalabit. Pero Kel VJ, nakaisa pa. Eudora, napatumba. Ayun.
alam mo, maganda yung ginagawa dito ng ano, no, ng pagsagot dito ng expert. Tignan nyo, ito guys, ha, discuss ko lang to. Pansinin nyo yung ano, yung galaw mismo ni Chuck no, no, several times na paglabas ng purple buff, nakabantay lang siya. Hindi nakuha sa mismong ano, sa mismong replay na nakadikit siya sa pader. Sabi ko, ganun niya kakabisado yung pader na rumireact sa kanya yung purple buff, papunta, hindi papunta sa kabilang side. Doon ko lang din natutunan na ganun ka dapat kadikit dun sa pader para ma-ano mo, tawag dito, makite sa upper side yung ano. Eh no, tinan mo kung paano siya dumikit ha. Kung paano niya nilulurminsan yung mga ano, yung mga buff para makapang-perwisyo. Black, tapos right after niyan, didikit-dikit. And there's a cut coming from Grack to ensure na makakuha sila. Ooh! The wild ooh, charge. Ang ganda naman yung charge. Sapok. Natepok. Pero yun, no, feeling ko talaga kasi, this Grack, sabi mo nga kanina, no, Grack, no. Kung pagka na-imbibe na talaga ni Chuck, no. Yung pagiging Grack, and speaking of imbibing, we have APs na natepok na naman doon sa may top lane na pagtulungan ng dalawa. Quick item subscribe dyan, direct. Yung nature dito ni ano, no? Yung nature dito ni Chuck, no? Isa siya sa mga tank na hindi masyadong tumatago. Pinapakita yung positioning niya. So, nang-i-intimidate siya. Usual, ganun yung nature, eh. Pero ito, may setup na mangyayari. Sad boy and the rest of the gang. Power of nature. Kumasa na rin dito. Wild charge! Ooh, charge sa dalawa. Pero si Daga, nakaligtas pa nga. And ang ganda ng barrier dun. Yun yung sinasabi mo pa a lot of times, Prof. B. Ang ganda eh. Alam mo yung being one with the nature. Ang ganda ng block niya. Mukhang may lilipad. Ayun! Nadali pa nga ng crossbow of tang. Nakalipad. Ba't dito? Nabuff na naman. Nabuff na naman yung 1-1. Sa akin, hindi ko nakikita lumilipad dyan eh. 1-1 nyo, pagod na pagdating sa'yo, no? Pag ikaw yung gagamit. Loko ka. Trust talk yun ah. Ayun na. Uy! Galit na! May pag ano na, may pag recall na dito. Chakno. Parang ano, tahimik niyang tao, tapos yung recall yun yung parang pinaka-trash talk talaga niya. Ayun o. Ayun o. Diba? Tinatanong pa niya yung, ano, yung kabilang bakod. Ganong kalalim si Chakno. Pero may masasetupan ata dito. Renzo, doing a great job. Na nakakait lang. Objective lang. While si Lapu, nagiging passive kasi si Lapu dito eh. Nandun lang siya sa baba. Hindi siya nakakasama sa clash. Which ang dinadala ng clash dito na execution. Dun sa ibang side. Talagang tinutont lang nila ika nga, no? Para nilulure lang nila para hindi makapag-participate. And speaking of participation, we have another situation. Sad boy, medyo pulado dito. Tinahabol lang nga ng isa pero makakapag-back pa siya sa matalang Samtui. And dito sa may bandang Deadly Flicker has been initiated but nope, he didn't connect. Sayang, hindi siya nakatama with that bravest fighter. Pero look at the Claude, makakorner yata dito sa may middle. Tatlo ang babakbak at ang daga. Napunta na nga sa trap. At because of that, one sorry na naman ang naging trade na naganap. Ang maano dyan, no, ang mainit dyan, hindi pa ganun sumasama. Itong 1-1 nila, si Kaelra. Pero nananalo na sa clash dito at napipiko yung mga P-hero dito ng Next Play Solid, which is si Claude. As well as itong si, ano, talo dito, si Alice, yung aasahan mo later on nang makapag-stack. Kaso yun nga is, kumbaga hindi pa kompleto pero gato na yung sitwasyon, naiipit na sagad-sagara ng NXP. And speaking of pag-ipit, Way of the Dragon sa mukha, pero no, hindi niya kaya ma-burst out. Tinadyakan niya dito ang isang Uranus and with the power of consecration, agad-agad mababalik lang yan. Pero ito na nga, alamok lang po Lord, papasok together with the EPs. God Ode has been utilized but nope. Little bit sorry and too late. Renzo, naipit pa sa torre. Pili ko, medyo mahirap ang sitwasyon. Ang ganda rin ng block din at the same time, na-corner siya dun, sir. And there you have it, Prof. D. Turret sa middle lane, na-pin down na rin. Another one. Speaking of another one, rumount to pa, pero Aegis is already out. And binabasag na nila, 8 minutes of the game. Another one, sumunod pa nga, pero onto the backlines. Lumaban na dito si Ipis while luring out or kiting the three members ng execution. Abante lang ng abante. Wala na muna daw aatras ang side dito ng execution. Binilisan nila, masyado ginalingan. Oo, galit na galit. Gustong manakit talaga. Clearing ng minion waves. Talagang push na push. Go na go sa go. Samantalang sad boy. Kuya mo, Chuck, no, Grack, no. Andito lang. Tamang tipi-tipi. Tipi-tipi lang. Feeling ko, check nga tayo. Ano bang item asok na? Medyo na-inapin tayo dito eh. Oo, yung Claude, kung mapapansin mo, may Demon Hunter Sword pa lang.
on par with our YSS or even the 1-1 itself na meron na tatlong core items plus meron siyang deadly blade, bro. Medyo negats talaga ang item as of now. Ayan na nga, negats. Naging positibo na ang galawan dito. Sad boy in the rest of the gang. Charging against member ng Next Play Solid dito. Nahuli doon sa knock-up. Rencho disengaging right after ma-burn yung mga skills dito ng Next Play Solid. Buhay pa rin, diba? Yung Atabs dito, which is yung kanilang Uranus. Pero ito na nga, speaking of that 1-1, nakalipad doon, 1v1 with the Alice. Ang hirap nito, Prof. Talagang medyo tagilid na nga ang pangarap para dito sa Next Play Solid na magkaroon ng clean 2-0 kasi execution. Kita naman natin yung domination na pinapakita nila sa loob lamang ng 10 minuto. Hindi na tayo aabot ng 25 minuto kagaya kanina. Ha, pero may potential comeback pa rin if okay, mag-online. If ever mag-online si Claude, which is yun ang pinaka-next na katanungan. Kaya pa ba right now na pa-forward na dito ang Lord Matilda, puwe-pwesto na dito anytime soon, pwede siyang lumipad again sa backline ng mga miyembro dito na Next Play Solid. Here comes the final fight! Ito na, here comes the countdown as Mud On has been utilized by Alice and YSS on Godly Coat. Nakadalawa pa nga sa matalang 1-1 with the crossbows of tank. Nakalipad at ang Tore, yung Lord na talaga yung tumapos eh. Wala na, napintaw na talaga sila and there you have it. 1-1 talaga.